Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 247 ng High School League. Nagsimula nang maging seryoso itong playing coach ng Dawan na naging dahilan upang may tabla na nila ang score sa Shouku. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong mananood. Ngunit, dahil sa ininsulto nitong playing coach ng Dawan si Anamichi, muling ginanahan ang ating bida. Kaya naman, ipinangako nito sa playing coach ng Dawan na babawian niya ito sa paraan na hindi niya makakalimutan. At dito, ay talaga namang sinupalpal ng ating bida na si Anamichi itong playing coach ng Dawan na naging dahilan upang tumilapon sa labas ng court ang bola. Habang itong playing coach ng Dawan naman ay lubos na kinabahan sa ginawang supalpal sa kanya ni Anamichi. Dahil ito ang kauna-unahang beses na nasupalpal siya ng ganun kalakas sa larangan na basketball. Ano? Grabe! Hindi ko talaga inaasahan ang biglaan niyang pagsulpot sa harapan ko. Grabe talaga itong kapatid ni Atochi. Bigla-bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. At kanina, nung lumingon ako sa akin likuran, nakita ko siya na masyadong malayo ang distansya sa akin. Kaya naman, paano niya ako naabutan? Huwag mong sabihin na ganun na talaga kabilis ang Anamichi na to. Tapos ang pinaka nakakagulat pa dito, ang kanyang timing sa pagtalon. Dahil sobrang perfecto nito. Nakakamangha talaga itong pamilyang Sakuragi. Nakagawa na naman ng isang perfectong galaw na tanging Sakuragi lamang ang makakagawa. Nakaka-assert talaga. Puntos ko na sana yun eh. Pero hinadlangan pa ng Anamichi na to. May araw ka rin sa akin, Anamichi. Pero kahit na ganun pa man, sa amin pa din naman ang posisyon. Titiyakin ko pa rin na kami pa rin ang magpapatakbo ng laban na to. Kukunin namin ang kalamangan sa inyo. Yan ang sabi ng playing coach ng Dawan sa kanyang sarili na talaga namang naiinis pero humahanga kay Anamichi. At ang buong tropa naman ng show ko ay nagsimula ng sumigaw para asarin ang kupunan ng Dawan. Ano na? Coach na feeling magaling! Asa na yung yabang mo ngayon? Mukhang kinain mo ata lahat ng sinabi mo kanina kay Anamichi, no? Sige, hamunin mo pa ang tropa naming gunggong. Pero kapag ginawa mo pa ulit yun, siguradong hindi lang yan ang matatamo mo sa kanya. Baka nakakalimutan mong isang henyong aming kaibigan na si Anamichi. Kaya naman, hindi mo dapat siya minamaliit at tinahamon. Dahil hindi ka nito aatrasan. At siguradong may kalalagyan ka kapag siya ang niyabangan mo. Sige Anamichi, ipakita mo sa bansot na yan kung sino nga ba talaga ang taong maghahari sa ligang ito. Go Anamichi! Hanamichi! 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 Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouku. Sa kabilang banda naman, dahil nga sa napunta sa labas ng court ang bola at si Anamichi ang huling nakatapik nito, napagdesisyon na ng referee na sa kupunan ng Dawan mapupunta ang bola. Kaya naman, hawak na ulit ng Dawan ang bola at tinadala na ito ng playing coach ng Dawan papunta sa kanilang basket. Habang si Atochi naman ay nilapitan ng kanilang coach at kinakausap ito ng masinsinan. Coach, kailangan natin makapuntos dito. Isang siguradong puntos para makuha na natin ang kalamangan sa kanila. Ngayon, ano ba ang plano mo para makagawa tayo ng puntos na hindi nila napipigilan? Sabihin mo na coach, para mapaghandaan ko ang ating plano. Yan ang pagtatanong na sabi ni Atochi. Habang ang coach naman ng Dawan ay biglang napangiti, sabay tinapik sa likod itong si Atochi. Hatochi, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay mag-cut sa loob at ako na ang bahala sa posisyon na ito. Basta, ang tanging gagawin mo lang ay bigyan ng isang madiin na depensa yung kapatid mo upang magkaroon kayo ng espasyo sa isa't isa at mapasahan kita ng maayos sa ilalim ng basket. Pero lagi mong tatandaan, Hatochi, na kailangan mo pa din mag-ingat sa kapatid mo na yan dahil na nga sa mautak ito. At baka mabaliktad niya ang sitwasyon natin. Kaya naman, mag-iingat ka sa lalaking yan. Hindi siya basta-basta. At totoo nga mga sinabi mo sa akin, na yung kapatid mo na yan ang magiging banta sa ating kupunan. Kaya naman, simula ngayon, hindi na ako magpapakampante pa sa laban na to. At gagawin ko na ang lahat upang tayo ang manalo dito. Yan ang sabi ng playing coach ng Dawan kay Hatochi.
Habang itong si Atochi naman ay bigla naging seryoso ang tingin sa kanilang coach. Ganun ba coach? Sige, gagawin ko ang sinabi mo ngayon. Bibigyan ko ng isang madiin na depensa itong nakababata kong kapatid at mag-iingat ako ng mabuti para hindi niya ako mabaliktad sa ilalim ng basket. Ngayon, humanda na itong si Anamichi sa akin dahil gagawin ko ang mga paraan na hindi niya magugustuhan. Yan ang sabi ni Hatochi, sabay na ganda na ito para sa kanilang opensa. Sa kabilang banda naman, hawak na nga ng playing coach ng dawan ng bola at patuloy lang niyang idinidribble ito papunta sa kanilang basket. Hoy Yamato! Pati ikaw sa Wakita! Ihanda niyo na ang inyong sarili! Dahil sa posisyon na ito, gagawa tayo ng puntos na hindi nila mapipigilan. At sa posisyon din na ito, tayo na magpapatakbo ng laban na to. Kaya naman, humanda na kayong dalawa dahil kailangan ko din ang tulong niyo para magtagumpay tayo. At kayo naman, Hatochi, pati na rin ni Kokenji, kailangan niyo namang maging alerto. Tayong lahat, magiging alerto tayo sa posisyon na ito. Hindi na tayo pwede pang maging kampante dahil mukhang hindi din naman magpapatalo ang show ko sa atin. Kaya naman, ibigay na natin ang ating mga kaya para talunin sila. Tara na mga kasama! Sisimulan na natin ang bangungot ng show ko! Yan ang sigaw ng playing coach ng Dawan. Sabay nag-spin moves ang sobrang bilis papunta sa kaliwang bahagi ni Ryota. Subalit, agad din naman itong nabasa ni Ryota. Kaya naman, agad niya ding nadepensahan ang binabalak ng spin moves itong playing coach ng Dawan. Huli ka! Anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba makakalusot ang ganyang kasimpleng galaw sa katulad ko? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil walang butas na magaganap para sa opensa mo. Ngayon, simulan na natin ang totoong digmaan sa pagitan ng dalawang kupunan na ito. Ang kupunan ko laban sa kupunan mo. Pero ito lang ang may papayo ko sa'yo. Na sa laban na to, sisiguraduhin namin na kami ang mag-uuwi ng kampiyonato dito. Kaya naman, humanda na kayo. Kahit kayo pa ang pinakamalakas na kupunan sa ligang ito, hindi pa din kayo magkakampiyon dito. Yan ang seryosong sabi ni Ryota. Habang itong playing coach ng Dawan naman ay biglang napangiti. Dahil na nga sa nakita nito si Atochi na naggat na sa loob ng basket. At binigyan nito ng kaunting paniniko itong bida nating si Anamichi na naging dahilan upang mapaupo ang ating bida sa sahig at mamilipit sa sakit dahil sa ginawang paniniko ni Atochi sa kanya. Aaray ko! Ang sakit! Hoy referee! Siniko ako ng Hatochi na to! Hindi mo ba nakita ang paniniko ng Hatochi na to sa akin? Ang malas naman oh! Bakit pa hindi alerto yung mga mata nyo sa ganitong sitwasyon? Eh sobrang halatang halata naman ang ginawa niyong paniniko sa akin. Kaya naman, paano at bakit hindi mo yun nakita? Nakakapiko naman oh! At ikaw naman na Tochi! Naturing ang kapatid kita, dadayain mo ako sa laban na to! Akala ko pa naman matalino ka maglaro, pero hindi pala. Dahil katulad mo din pala ang ibang manlalaro na nakaharap ko. Hindi ka matatawag na manlalaro sa ginagawa mo. Yan ang naiinis na sabi ni Hanamichi. Habang ang referee naman ay hindi gumawa ng aksyon. Dahil na nga sa hindi naman niya nakita ang ginawang paniniko ni Atochi kay Hanamichi. Dahil sobrang pasimple ang ginawang paniniko ni Atochi dito sa bida natin. Kaya naman, walang ipinataw na foul kay Atochi. Bagkos, patuloy pa din ang kanilang pagtutunggali. Habang itong playing coach ng Dawan naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Atochi. At nang hawak na ni Atochi ang bola, bigla naman itong napatingin kay Hanamichi ng seryoso. Sabay tumalon at gumawa ng isang monster slam dunk. At dahil sa napaupo itong bida natin na si Hanamichi sa sahig, dahil sa ginawang paniniko ni Atochi sa kanya, nalibre na bigla itong si Atochi. Kaya naman, nakagawa ito ng isang easy slam dunk sa harapan mismo nitong si Hanamichi. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Dawan. Ayun o, tumumba yung may pulang buhok ng show ko gamit lamang ang lakas ng pangangatawan nitong si Atochi. Tapos nakagawa pa ito ng slam dunk sa mismong harapan ng may pulang buhok ng show ko na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamahan sa show ko. Ngayon, humanda na kayo show ko dahil sa pagkakataon na ito, ang Dawan naman ang tatambak sa inyo. At sa pagkakataon din na to, dito nyo din malalaman na hindi nyo talaga kaya ang kupunan ng Dawan. Kaya naman, sigurado na kami na kayong uuwing luwaan sa inyong distrito. Dahil ang Dawan lang ang pinakamalakas sa lahat at magiging hari dito sa high school league. Kaya naman, humanda na kayo show ko. Malabong matalo nyo pa ang aming kupunan. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dawan. Sa kabilang banda naman, nang nakababa na itong si Atochi galing sa slam dunk, agad naman itong tumitig ng matalim kay Hanamichi. Sabay nagsalita ito na tila silang dalawa lamang ang nakakarinig. Hoy Hanamichi, sa larangan ng basketball, hindi may iiwasan ang mga panggugulang na katulad ng ginawa ko. Kaya naman, kung gusto mo talaga maging pinakamalakas,
kailangan mo munang magbago ng ugali. Hindi ka pwedeng maawa sa iyong kalaban. At lalong-lalo na kahit kamag-anak mo pa o kapatid mo yan. Hindi mo pwedeng pagbigyan yan sa larong basketball. Dahil malaking insulto para sa kanila kung hindi mo seseryosoy ng laban na to. Kaya naman, kung gusto mong matalo ako, siguraduhin mong hindi ka maawa sa akin. At ibigay mo ang buong makakaya mo para talunin lamang ako. Yan ang seryosong sabi ni Atochi kay Yanamichi. Habang itong bida naman natin na si Yanamichi ay hindi na kumibupa. Bagkos, tumitig na lang ito ng matalim sa kanyang kuya. Sa kabilang banda naman, itong si Coach Hansai ay biglang nagsalita. Sendo, Fujima, nakita niyo ba ang ginawa ni Hatochi kanina? Hindi pangangatawan ang ginamit niya kay Yanamichi, kundi isang paninikos sa tagiliran nito. Kaya naman napatumba nito itong si Yanamichi sa laban nila. Pero kung kinatawan lang ni Hatochi itong si Yanamichi, siguradong kaya itong sabayan ni Yanamichi sa ilalim ng basket. At siguradong hindi ito mapapatumba ni Hatochi ng ganun lamang kadali. Pero dahil na nga sa ginamitan siya ni Hatochi ng paniniko, hindi na kayanan ni Yanamichi ang sakit. Kaya naman, napatumba ito sa sahig. Dahil na nga sa namimilipit talaga siya sa sakit ng paniniko ni Hatochi sa kanya. Yan ang sabi ni Coach Hansai, na bigla nagsalita itong si Sendo. Tama ka nga Coach Hansai, binigyan nila si Yanamichi ng isang paniniko sa tagiliran. At sigurado ako, napaka na ito ng kanilang playing coach. Dahil nakita ko kanina na lumapit si Hatochi sa kanya. Kaya naman, nakatitiyak ako na may sinabi ang coach nila na si Yanamichi ang kanilang targetin upang hindi sila nito magawang pigilan. Yan ang sabi ni Sendo. Habang itong si Ryota naman ay labis na kinabahan para kay Yanamichi. Dahil na nga sa alam nito na may iniinda ng injury ang katawan ng bida natin. Kaya naman, hindi ito mapakali at agad na nilapitan itong si Yanamichi. Ayos ka lang ba, Yanamichi? Kumusta naman yung katawan mo? Mukhang tatargetin ka ng dawan para mapigilan nila ang ginagawa mo pagpigil sa kanila. At mukhang lumalabas na din ang kanilang tunay na laro. Kailangan mong mag-ingat, Yanamichi, dahil baka sirain nila ang iyong laro. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang nag-aalala para kay Yanamichi. At dito na nagtatapos ang chapter 247 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.